Magandang araw mga kabayan. Today, i-reveal ko sa inyo kung ano yung everyday carry ko sa bag ko. By the way pala, welcome sa ating YouTube channel. Ako ba isang bodyguard or isang protection agent? Ako po ay licensed protection agent, commonly known as bodyguard ng karamihan. So, sa role namin bilang isang PA na tinatawag, meron kaming mga everyday carry na dapat nasa bag mo. So, ang pinaka-importante mga idol ay sa wallet mo. Daladala mo lagi yung pinaka-importanteng bagay o dokumento. So kasi kapag ikaw ay bodyguard, alam ng karamihan na ikaw ay may firearms, number one. So kailangan dala mo yung permit to carry, license to own and possess firearms, saka yung firearm registration mo. Kahit saan ka man sulok ng Pilipinas, hindi ka mag-travel basta meron ka lang dito. Kapag natanong ka, may ma-visit ka. Hindi ka naman, illegal naman lahat. Tapos, kailangan meron kayong mga ibang ID, driver's license. Of course, kailangan mo talaga ng pera kasi for emergency. And then, meron tayong shaver. Ay, shave. Pagsabi ng boss mo na ba na yung bigote mo, shave mo na yan. Toothbrush. Kasi pag nangangamoy ka, kausap mo lagi yung VIP mo, iba na yung timpla ng modo nun kapag hindi magustuhan. Meron ka dito lagi. Kasi minsan 36 hours kami hindi nakakauwi ng bahay. Meron kang BB oil. Kahit hindi ka maligo, anin mo lang sa ulo mo, pwede na. Meron kang pabango. Kasi nga, minsan naabot kami ng 36 hours, walang ligo-ligo. Pabango na lang. Meron kang extra bala. Karoon ng putukan, pero ka pang madudukot. Meron kang bolster na pang inside. Kailanganin mo talaga to. Meron kang betadine para pag ano na sugat, pag ano yung VIP mo, lilinisan mo. Meron kang katingko kasi minsan may mga allergy sila, naganap sila ng gamot sa balat. Of course, meron kang listahan. Meron ka ding bullpen dapat kasi kailangan sa mga instruction kung ano yung hindi lahat naman makakatch up ng memory natin kaya kailangan. Meron tayong bullpen at saka for record purposes para hindi natin makalimutan yung mga instruction ng mga VIP. Meron tayong gamot. Hindi lang para sa kanila, para din sa iyo kapag sumama yung pakiramdam mo sa gitna ka ng biyahe, may mainom ka. Kasi sa trabaho namin, inaikot namin yung buong Pilipinas. Pero ang kanil cutter, pag mababa yung kuko ng VIP mo, kuko mo, itulan mo na kagad. Meron kang tools sa mga gamit mo. Kapag bumalya, pwede mong i-repair. Meron ka kami kasi palaging lighter kasi naninigirl yung lagi yung VIP namin. Kapag nanganap ng lighter, pag wala kang ibibigay, iba na ang mudo nun. Ganun ang papel namin, role namin bilang mga bodyguard. Kailangan meron ka nito. Kaya sa amin minsan, sa babae ako na-assign,
Pag pumunta kami ng golf, kapag naghanap siya ng hairpin o ipit sa buhok kasi nag-golf, kapag wala siyang maibigay, iba yung mudo. Sabi talaga. Kaya meron ka rin hairpin. Dalawa ang purpose nito eh. Pili sa buhok, pili panlinis ng tinga. Kaya meron ka ganito lagi kasi kailangan nito ng VIP minsan na ano sa buhok. Kasi ilang beses na ako hinahanapan, kaya kailangan palaging handa. Meron ano sa, kailangan meron ano sa tinga. Baka pag sumakay ng aeroplano, kapag ayaw niya ng mga tunog, papalagay ito. Pag pumunta ng grades, kailangan nito tinatapal sa tinga para hindi makarinig ng mga ingay. Yan lang, kailangan may extra magasin. Dalawang magasin. At pigit sa lahat, hindi ka matatabag na bodyguard pag wala kang sariling firearms. Kompleto po ito, yung pinakita ko kanina. May license, may registration at permit to carry. Kailangan well trained ka. At yan lang ang hirap ng buhay namin kasi lahat ng papel sa'yo na. Yayo, pwede ka maging yayo, yaya. Ang tawag nga sa ng iba sa amin ay bullet catcher kasi gawin namin shield yung katawan namin sa bala na tatama sa VIP namin. Okay lang kami ang madedo, basta buhay lang sila. Ganun po yung trabaho na nakahirap. Kaya salamat mga idol sa oras na nilaan para masubaybayan yung nirebel kong role namin as bodyguard. Maraming salamat. Salamat sa mga suporta. Bye-bye.